Magandang araw ng Biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-iingat ngayon ang publiko sa posibleng banta sa kalusugan ng magkahiwalay na epekto ng Taal Volcanic Fog at mababang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Kaugnay nito, sinuspinde na rin ang klase sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Ang detalye niyan mula kay Stephanie Savillano. Apektado ngayon ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Southern Luzon, bunsod ng Taal Volcanic Fog o VOG at air pollution phenomenon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagbuka kahapon ang Taal ng mahigit 4,500 tonelada ng sulfur dioxide na nagbunsod sa pagkalat ng VOG sa mga kalapit na bahagi ng Taal region. Posibleng magdulot ng masamang epekto ang VOG sa mata, lalamunan at respiratory tract ng publiko, partikular na sa vulnerable groups. Ito naman ay normal na pangyayari sa kasalukuyang alert level. In fact, mababa ito kumpara sa mga nakaraang mga mataas na alert level. Kailangan paghandaan ang yung health effect ng pagsanib ng sulfur dioxide gas sa isang hangin na maraming moisture, no? Matubig, kaya nagkakaroon tayo ng volcanic fog or VOG. Samantala, nilinaw naman ng DOST na bunsod ng hiwalay na air pollution phenomenon ang smog sa malaking bahagi ng National Capital Region. Dito sa Metro Manila, ang source ng smoke ay yung pollution galing sa mga sasakyan. At ang source naman sa Taal Volcano ng smoke, kasi paligid po tubig, ay hindi pollution kundi volcanic gas. Kaya ang tawag doon ay VOG, no? VOG. Ayon sa ahensya, posibleng galing ito sa air pollutants o usok na natrap sa kalangitan na nagbunsod ng haze. Ipinaliwanag naman ng Department of Environment and Natural Resources na mula sa suspended particular matter concentration ang naturang smog. Mulaan nila ito sa smoke emission sa Kalakhang, Maynila, bunsod ng heavy traffic sa nakalipas na araw. Kaugnay nito, suspendido na ang klase sa lahat ng antas ng primado at pampublikong paaralan sa ilang bahagi ng Metro Manila at kalapit na probinsya. Kabilang na rito ang San Juan, Muntinlupa, Las Piñas, Pasay, Parañaque, Caloocan, Marikina, Manila at Quezon City. Wala rin pasok sa karamihan ng lalawigan sa Cavite, Batangas at Laguna. Pinapayuhan naman ang publiko na umiwas muna sa outdoor activities o gumamit ng face mask kung lalabas ng tahanan. Stephanie Savillano para sa Philippine News Agency. Suportado ng Department of Foreign Affairs ang hakbang ng Office of the Solicitor General na maghanda ng legal na aksyon kasunod ng pagkasira ng coral reef sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, handang tumulong ang DFA sa mga hakbang ng OSG. Paliwanag niya, obligado ang China na protektahan ang estado ng mga karagatan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kabilang na anya rito ang obligasyon ng anumang bansa na ingatan ang marine biodiversity sa tuwing dadaan o papasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una nang sinabi ng OSG na pag-aaralan nito ang legal actions kabilang na ang pagsasampa ng reklamo sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Sa huling ulat ng Philippine Coast Guard, posibleng nasira umano ang ilang coral reefs sa maritime ecosystem ng Rozul Reef at Escoda Shoal dahil sa illegal fishing activities ng ilang maritime militia ng China. Pumalo sa 47.2 billion pesos ang koleksyon ng Bureau of Customs sa gitna ng mas pinaigting na laban kontra smuggling. Ayon sa BOC, mula pa lang ito Setyembre 1 hanggang 19. Katumbas ito ng 60% ng kabuang kita ng ahensya na halos 80 bilyong piso noong Setyembre ng nakalipas sa taon. Kabilang sa bulto ng koleksyon kontra smuggling ay ang nakumpiskang imported rice sa Zamboanga City na nasa 42 million pesos. Kabilang ang naturang supply sa ipinamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo sa Zamboanga City, Tunggawan at Zamboanga Sibugay. Bukod pa rito ang higit 31 billion pesos na halaga ng mga nasabat na kontrabando gaya ng iba pang agricultural products at sigarilyo. Suspendido ang pasok sa gobyerno simula alas 3 ng hapon sa Lunes bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Family Week.
Base sa inilabas na Memorandum Circular Number 32 ng Malacañang, suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno maliban na lang sa mga ahensyang kabilang sa frontline at emergency response services. Kaugnay nito, hinikayat naman ng palasyo ang lahat ng kawani ng gobyerno na suportahan ang mga programang tungkol sa Family Week. Layon kasi nitong mapagbuklod at mapalakas pa ang pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng salo-salong pagkain. Alinsunod ang naturang suspension sa Proclamation No. 60 of 1992 na nagdedeklara ng huling linggo ng Setyembre bilang Family Week. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 94 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.